legal ng mga suspect. Rhea? Alright, maraming salamat. Victoria Tula. Isang abandonadong tindahan ng spare parts na sunog sa Quezon City. Yan ang Ronda report ni Trisha Zafra. Trisha? Rhea, tinatayang 50,000 pisong halaga ng mga ari-arian ang natupok nang masunog ang isang abandonadong pwesto ng car spare parts sa I. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Nagsimula ang sunog 1:15 ng madaling araw at agad ding naapula matapos ang 30 minuto. Ayon sa gwardiya ng subdivisyong nakakasakop sa gusali, tingin niya sinunog ito ng mga magnanakaw na hinabol nila bago yung sunog na naaktuhan nilang pumapasok doon sa pwesto. Pero ayon naman doon sa arson investigator, maaaring may problema sa electrical connection noong gusali kaya't nagkaroon ng sunog. Hindi naman daw kasi nanununog ang mga magnanakaw lalo't nakukuha nila ang kanilang mga kailangan doon sa lugar. Wala naman nasaktan o namatay sa insidente. At yan ang aking Ronda report mula sa Quezon City. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Trisha Zafra. Samantala, sa ibang balita naman, kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na nakarating na sa Pilipinas ang radiation galing sa Fukushima Power Plant sa Japan. Pero gitna ng ahensya, mababang level lamang ito at wala tayong dapat ikabahala. Dito ang Biyernes, na-discovery sa kanilang monitoring station sa Tanay Rizal ang mga fission products o produkto ng nuclear reactor na cesium-137, cesium-134 at iodine-131. Paliwanag ng PNRI, nakarating sa bansang radiation sa pamamagitan ng surface winds galing sa ibabaw ng dagat na umiihip sa direksyon ng Pilipinas. Ayon pa sa kanila, hindi na raw madaragdagan ang radiation level na ito dahil naka-shutdown na ang mga nuclear reactors sa Japan. Ang PAGASA naman, tiniyak na ligtas pa ang paliligo sa ulan kahit may nakapasok ng radiation sa bansa at safe pa daw ang mga gustong maligo at magtampisaw sa beach. Yes, and may panic. Pero may ano yan, ha? May panic-panic na ngayon yung iba nating kababayan. Oh, actually, iba pa rin yung wala sa meron. Sa meron kahit konti. Actually, ang statement ng PNRI, mas mataas pa raw yung radiation na makukuha mo sa pagkain ng saging kesa sa lalanghapin mong radiation sa hangin. In other words, guys, don't panic. Panic, maging maalam. Dapat yun lang. Kaya alam mo sasabihin kasi na, hindi makakarating dito ngayon, dito na eh. Dati sabi, hindi makakarating yan, hangin. Ito na, mababala. Baka, hindi nabasa ang direksyon ng hangin. Samantala, matapos magpasa ng ordinansa ang barangay Ayala Alabang sa Muntinlupa City ukol sa pagbili at pagbebenta ng condom, 7 barangay sa Balanga, Bataan ang nagpasa ng kahalintulad na ordinansa at pinagbabawal nila ang pamimigay ng flyers, pagkakabit ng billboard, pag-alok ng libre, pag-endorso, pagbebenta at maging pagre-reseta ng condom sa kanilang mga barangay. Sama-sama ang 70 barangay habang ipinagmamalaki ang hawak na kopya ng ordinansa sa isang malaking prayer rally sa Balanga City noong Sabado. Bukod sa ordinansa, nagkaroon din ang pirmahan ng covenant laban sa RH Bill ang mga kinatawa ng iba't ibang sektor at iniabot ito kay Bishop Roberto Santos ng Bataan. Mali. Dapat, bigyan nila ng pagkakataon ng mga tao to choose for themselves. Hindi lang kasi talaga. Gusto ko malaman kung lahat ng lalaki hindi talaga gumagamit ng kondom. Oo nga. Yan. At saka yung mga babae ba, yung mga asawa ba nila ayaw na parang, di ba, naku, 5 na anak ko, ayaw ko na magkaroon ng marami pa. Protection din kasi nila yun eh, di ba? Yeah, exactly. Give them the choice. The freedom. The freedom to choose. Kaya lang ang nakakatakot dito kung yung Ayala na bang sinundan ng 7 barangay sa Balanga, Bataan, sino pa yung ibang susunod, di ba? Kasi parang pwede nilang gamitin yung parang election card rin nila yan eh. Kahit exactly. Hindi ka nabibili doon sa lugar nyo. Sa ibang lugar. Sa iba na lang ka mabibili. Gabaon ka na lang lagi. Issues talaga na, you know, hati. Hati lagi talaga. Naniwala talaga sa... Wala naman yata issue na nag-ais eh. Lagi namang hati. Kahit na nagbabago ang panahon, feeling mo liberated na rin lahat ng tao, pero meron pa rin mga conservative. Sabi nga, you cannot please everybody. That's true. But sana they just let the people decide. Or please lynching. And cheer. Not necessarily. Or people like me. At sa Ilocos Sur naman, binida nila ang kanilang pinakamahabang rolyo ng tabako para sa kanilang tabako festival. Mahigit 200 empleyado ng city government ng Candon ang bumuhat ng tabako. May haba itong 360 meters at bigat ng 175 kilos. At bukod sa atraksyon na ito, ilang float din ang pumarada na may mga gayak na tabako at iba pang pinagmamalaking produkto ng Candon. At syempre, hindi papahuli ang mga street dancers. Kinala ang lungsod ng Candon para sa kanilang malaking produksyon ng tabako. Uy, andyan ba si former President Fidel Ramos? Siya ba ang taga-hawak? Akala ko anaconda siya. Ako naman longganisa.
Kilo. Sa laki nito, naging instant attraction ng mga kabute at pinagkaguluhan ng mga usisero sa kanilang barangay. Balak raw sana ibenta ito ng may-ari ng kabute, pero wala raw gustong bumili. Naging malaking tanong din kung anong klaseng kabuto ito at kung pwede nga ba itong lutuin. Pero ayon sa isang eksperto sa West Visayas State University, isang Calabian mushroom ito, at hindi raw ito pwedeng kainin. Kaya pala walang gusto bubili. Hindi na mas... Parang ano yung kayo? Parang may smurfs ata dyan. Parang may dwarf sa ilalim. Smurfs. Malapit na. Parang ano nice, yung parang is a small world. Oo nga. Sa ilalim. Delikado nga, no? Basta kain mo niya, may hangay. Hindi nakakamatay yung ibang kabuti. Oo. Baka pag kain mo dyan, may kasamang duwende na kain. Alright, balita naman tayo mula sa United Kingdom kung saan patuloy pa rin po ang paghahanda para sa royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Sa Buckingham Palace, puspusan na ang preparasyon para sa wedding reception kahit may isang buwan pang nalalabi. Nagsisimula na nga silang magluto. Magluto para mapaghandaan ang mga ihahain na lutuin sa reception. The taste test, yan. Ayon sa royal chef na si Mark Flanagan, makasisiguro daw na masarap ang maihahain sa mahigit 600 guests. Handa na rin daw sila sa stress ng pagluluto sa royal kitchen sa mismong araw ng kasal. Inaasahang 21 chef ang magpapagalingan sa pagluluto para sa naturang kasalan. Parang Pinoy chef itlog kaya? Itlog ba yun? Itlog, oh, itlog yun, pero hindi itlog ng pugo yun, Lynn. Ano yun? Itlog ng manok. Oh, contest. Eh, contest. Sige, okay. Pero I'm sure masarap yan. Eto, balita nga mula sa Hollywood kung saan maging ang stars pala nabibiktima ng hit and run. At ang biktima walang iba kundi ang reyna ng hit TV musical ng Glee na si Lea Michele. Nagmamaneho daw pa uwi ang aktres nang biglang may bumunggo sa kanya sa Melrose Avenue sa Los Angeles, California. Agad daw umalis sa pinangyarihang ng aksidente ang nakabangga sa kotse ni Lea. At napakalamang lasing pa, buti na lang at nakuha ni Lea ang plate number nito at agad inireport sa police. Nasa mabuting lagay naman daw ngayon si Lea Michele. She wasn't injured pero nakakatawa pagkabado ng dalawang babae. Sabi sa kanya, "Are you drunk too?" Tapos sabay balik sa kotse at tumarurot pa na paalis. Buti nakuha niya yung plate number, oh. Diba? Samantala, ito po, kumalat naman sa social networking site na Twitter ang chismis na patay na raw ang Chinese action star na si Jackie Chan. Trending pa nga ang mga katagang RIP Jackie Chan, pero wala raw itong katotohanan. Nag-tweet pa nga si Jackie Chan sa kanyang official Twitter account na buhay pa rin siya at hindi raw totoong inatake siya sa puso at namatay. Bagay na pinatotohanan naman ang pinay na kasambahay ni Jackie Chan at nasa bahay daw si Jackie maghapon kahapon at wala namang problema sa kanya. Mali ang mga balita. Masyamak talaga ang Twitter na yan. Oo nga. Kung uso-uso yung mga ganyan talaga ngayon, lagi na pabalitang patay, lagi na pabalitang buhay. Some people can be cruel. Ba't mga lang magawa? Hindi mo naman matrace kung saan galing. At narito naman ang hirit panahon ni Lala Roque. Lala! Good morning sa inyo dyan. Ako, sana maging good ang morning nating mga kababayan sa Mindanao kasi meron pa rin binabantayan na low pressure area dyan na particular na 610 kilometers sa silangan ng Hinatuan City. Ang northern at central Luzon naman, buntot po ng cold front ang mga kapekto kaya posible pa rin ang pag-ulan sa Visayas. Meron ding posibilidad na umulan at pwede rin maging mangulap, pwede pa yung magkaroon ng pagkulog, pagkidlat. Dito naman sa Metro Manila, ginising tayo kanina ng mga pag-ambon pero ayon sa PAGASA, wala namang bagyo at ito raw ay maaaring maranasan din mamayang hapon pero mahina lamang ang pag-ulan at hindi naman daw malawakan. O gising na mga kapuso, malapit na pong sumikat ang haring araw, 5:54 ng umaga, lulubog naman yan mamayang 6:08 ng gabi. Samantala, silipin natin iba pang weather conditions sa iba pang bahagi ng bansa. Kaya wala pong bibitaw sa pagtambay dito sa maaasahan sa pagkabalita at mga morning gimmick. Ito ang
unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit, unang hirit. Bangula ka. Unang hirit. Unang ka. Balitang dapat na malaman. Impormasyong may pakinabang.